Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to... Hello kila Rama Reggie, JD, at Ting Sangkula. Salamat sa inyong suporta mga kaprakti. Kapag payat ang isang lalaki at gusto niyang magka-muscle o magkalaman man lang, una agad nilang naiisip ay ang pumunta sa gym o mag-workout. Sa isang banda, makakatulong naman talaga ang pag-workout upang lumaki ang katawan mo. Pero ang pinakasikreto talaga upang lumaki ang iyong katawan ay nasa iyong kinakain o yung pagkain ng tama. Hindi yung basta-basta ka na lang kakain ng kung ano ang maibigan mo. Dahil maaaring lumaki ka nga, pero puro taba naman ang tutubo sa katawan mo. Sa video nito ay babanggitin ko ang mga pagkain na dapat kainin ng mga payat. Ilang beses dapat silang kumain sa loob ng isang araw at tamang oras kung kailan sila dapat kumain. Kapag nagpapalaki ka ng katawan o gusto mong bumigat man lang, mapipilitan ka talagang kumain ng mas marami kesa sa dati. Ito ang tinatawag na calorie surplus. Halimbawa, kung dati ay nakakadalawang cup ka na kanin, dapat gagawin mo itong 3 cups na ngayon. Pero mas maganda kung kakain rin lang kayo ng marami ay magmumula ang mga calories na inyong kakainin sa protina. Dahil ang protein ay siyang nagpapalaki ng ating muscle. Piliin mo ang mga pagkaing mayaman sa protina, gaya ng itlog, manok, at lahat ng klase ng karne ng hayop, lahat ng klase ng isda, munggo, malunggay, soya, mani, beans, at mga katulad nito. Pero gaano karaming protein ang dapat mong kainin? Una, timbangin mo ang sarili mo sa kilogram at i-multiply ito sa 2 grams na protein. Kaya kung ang timbang mo ay 50 kilograms times 2 grams, lumalabas na kailangan mong kumain ng 100 grams na protina. Ano ba ang itsura ng 100 grams na protein? Ang isang medium size na itlog ay nagtataglay ng 6 grams na protein. Upang makuha mo ang 100 grams na protein, kailangan mong kumain ng 17 itlog sa isang araw. Siyempre, hindi mo naman kakainin yan ng isang kainan lang lahat. Maya-maya yan ang topic natin. Hindi lang puro protein ang dapat mong kainin. Kailangan mo rin kumain ng mga pagkaing matataas ang calories. Pero teka, hindi dapat magmumula ito sa mga pagkaing merong asukal o tinatawag ding simple carbohydrates gaya ng cakes, chocolates, soft drinks, donut, egg pie, brownies at iba pa. Bagamat ang mga ito ay totoong mataas ang calories, subalit magdudulot lang ito sa iyo ng pagkakaroon ng bilbil sa katawan. Mainam na kumain ng mga pagkaing mataas din ang calories mula sa complex carbohydrates gaya ng kanin, pasta, patatas, kamote. Kumain din ng mga dietary fats gaya ng avocado, mani, peanut butter, keso at gatas. Dahil ang mga ito ay matataas din ang calories. Ang problema, mahina ka ngang kumain eh. Kaya nga payat ka. At nasusuka ka na kapag naparami ang kain mo. Hindi mo naman kasi kailangan biglain yung dami ng kakainin mo. Halimbawa, kung dati ay 3 beses ka lang kung kumain, ngayon, gawin mong 4 o kaya ay 5 beses kada araw. Kaya ganito magiging itsura ng oras ng kain mo. Sa binigay nating halimbawa na 17 itlog, ganito ang isang sample meal plan sa isang araw.
get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it. I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it. Sa iyong workout program, i-priority ang mga compound exercises. Ito yung mga exercises na maraming muscles ang natatamaan. Gaya ng bench press, lat pull down, squat, deadlift, at military press. Huwag masyadong magbabad sa gym. Sapat na ang 45 minutes hanggang isang oras na workout para sa mga tulad nyong payat. Dahil kapag sobrang dami ang ginawa nyong exercise, ay maaaring ma-overtrained kayo. Kapag nangyari yan, mas lalo lang babagal ang muscle recovery. Dahilan upang maging mabagal o walang paglaki sa inyong katawan. Tandaan nyo, mahalaga para sa inyo ang calories. Kaya nga nag-calorie surplus ka eh. Pero kapag napagod ka ng sobra sa gym dahil sa dami ng ginawa mo, maraming calories din ang nasunog mo. Kaya nga hanggat maaari ay iwasan nyo munang magkikikilos. Huwag munang mag-jogging at maging ang paglalaro ng basketball ay iwasan munang gawin. Hanggat maaari ay i-timing nyo yung workout schedule mo kung saan kapag natapos ka na mag-workout ay makakakain ka ng protein. Halimbawa, kung ang tanghalian mo ay alas 12 ng tanghali, mag-workout ka ng 10:45 o kaya alas 11 ng umaga para pagkatapos mong magbuhat, diretso tanghalian na with protein. Ito kasi yung oras kung saan mataas yung tinatawag na protein synthesis after workout. Ibig sabihin, mabilis matatanggap ng ating muscle ang protein na ating kakainin sa ganitong pagkakataon. Tandaan nyo rin na mahalaga ang muscle recovery sa pamamagitan ng pagtulog ng di bababa sa 7 oras at may paghitan na 2-3 araw bago mo ulitin ang isang muscle group sa iyong pagbubuhat. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless! And tell the world that you suck on that. Don't come back, pack your bags. You take a trip and don't relax. You hit the switch and just attack. You find your niche and make some racks. Don't hold back. Everybody wake up. It's time to break up with the life you made up. It's time to trade up. Live the life you want now. A life you don't doubt. I could give a fuck how. Just figure it out. Wake up, man, this life is a blur. Everyone's got an opinion, so which one you prefer? Cause I'll give you one that's coming from an entrepreneur. Don't give up on your dream if it's what you deserve. Yeah.